ibang child stars noong unang dekada ng year 2000s, eh wala nang ibang bukang bibig kundi siya. Sa TV, siya. Sa pelikula, siya. Sa commercials, siya. Lagi na lang siya. Di ba alam natin yan? Lagi niya yung sinasabi before sa isang commercial niya. Lagi na lang ako. Kaya tawagin na natin siya, ladies and gentlemen, BJ Tollets Foreman! Nandiyan ka lang pala. Nandiyan lang. Watching you in the world. Kanina ka pala dyan sa audience. Kamusta, B? I'm fine. Thank you po sa pag-imbita dito sa Kada Umaga. Oh, thanks for being here. Grabe, blast from the past. I don't know how long it's been since the last time I saw you, pero nagchichikahan nga tayo kanina. Nung last time nagkita tayo, wala pa akong anak. Yan, nagulat ako. Nagulat ka, dalawa na. Ganun pala katagal yan. Biglang, bam! Surprise! Kamusta ka na, Bibi? I'm fine. I'm very, very happy. And, syempre, marami rin ginagawa sa buhay. Very busy din. Uso-uso sa social media yan eh, di ba? Parang life updates. Life. Ano bang mga life updates natin? Alam ko ngayon, eh, you're an incumbent SK chairperson, tama ba? Yes po, ako po ay chairperson ng Barangay San Isidro and ako rin po ang SK Federation President ng Angono Rizal. So, wow! And I also have a family now. Po, yes, yeah. You have, I met your wife, yes, and po. Then you have a baby girl, yes. Di ba? Pero siguro, Bij, I wanna ask you first, di ba? Kasi nakilala ka sa pagkapanalo mo sa That's My Boy. Yung yes. Ba yung unang salang mo? Yes po, yun yung pinakaunang TV experience ko. Sumali ako ng That's My Boy. Kasi bubuit ka pa talaga ng ilang taon ka lang noon. 4, turning 5 pa lang po ako nung ano na yun. Tapos yung kaninang, ayan, yung katipunero. Thank you, Tita Ate Helen, for the picture. Yeah po. And yung time na yan, yung costume ko na yan, is ano ko lang yan, kinder ako noon. Talent ko lang siya nung kinder ako. Tapos ako yung nagpumilit na sumali sa Itbulaga. No way. Yes. So nanonood ka ng Itbulaga noon, tapos pinilit mo yung mommy mo na isali ka sa That's My Boy. Yes, dahil po dun sa laruan. Kasi dati sa That's My Boy, nananalo ng laruan. Eh, nung panahon na yun is hindi namin afford na bumili ng mga ganong klaseng laruan. So sabi ko sa mama ko, sasali ako dun para magkaroon ako ng ganong klaseng laruan. O, biro mo at 4 years old, yes. Diba? Wala yata mga batang ganon ng attitude ngayon. Yes. Parang puro hingi, puro hingi. Ikaw, willing kang pagtrabahuhan mo. Yes po, yes. Diba? Po. Anong laruan nga ba yun? Yung talagang dream ko na laruan is yung remote control car. Pero ang nakuha ko doon sa Itbulaga is yung mga Dragon Ball collectibles. Masaya-masaya na rin naman ako. Oo naman. Yes. So hindi ka, nang time na yan, first foray mo sa TV, hindi ka kinabahan as a little boy of 4? Siguro po hindi. Dahil siguro parang natural sa akin yung pagiging showy ng talent. Ganyan. Kaya nung ako'y kinder, eh lagi rin talaga akong sinasabak ng aking teacher sa mga talent portion. Kaya meron akong tulak. Makulit ka talaga sa school, ganun? Medyo. Hindi talaga masyado. Makulit. Di ba? Nakita niyo naman po ako doon sa Itbulaga. Hindi masyadong makulit, pero I'm very enthusiastic sa lahat ng mga bagay ng bata pa lang. Tapos, nagulat ka ba? Kasi simula nung pagkapanalo mo, bumulusok ba agad yung showbiz career at saka yung mga oportunidad? Mabilis lang yung naging transition. Kasi hindi po ako talagang nanalo sa Itbulaga eh. Hindi ako yung grand finalist. Ang grand finalist na si ano. Yung grand winner nun is si Mondi Kahukog. Okay. So nagkaroon lang. Kilala ko pa. Tumalo sa'yo. Actually, tumalo sa akin eh. Kabisado niya yung mga Shoutout mo si Mondi. Shoutout Mondi. Ano yun, kabisado niya yung mga presidente ako, hindi. Hindi yun. Tapos, nang ibang bansa na siya kagad right after Itbulaga. Kaya, naghanap yung Itbulaga ng magpapalit dun para mag-host sa Itbulaga. Ako yung napili. And then right after that, nakita na rin ako nung agent sa commercial nung sabon. Nung sabon. Yes. Doon ka talaga naging kilalang kilala palalo. Yes po. Pero, Bidge, alam naman natin yan, pati si Isis Higuera, di ba? Sa Little Miss Philippines, talunan din yan. Yes. Pero siya yung sumikat, di ba? Nagulat ka ba sa
pagkasunod-sunod na mga opportunity sa iyo, kayong dalawa ni mami mo. Kasi siya lagi yung nagbibit-bit sa iyo, si mami. Naging super close na nga rin kami, pati kay mami, dahil yes, lagi namin siya nakikita. By that time, hindi ko po siya talagang ma-absorb. Siyempre, batang-bata po ako eh. Parang in-enjoy ko lang. In-enjoy mo lang, parang laro lang sa'yo, diba? Parang ganun po. Pero I'm, kumbaga, parang responsible na ako na meron akong kailangan gawin sa bawat pagtapa ko sa mga show. So obedient ka naman. Yes po, yun. So, yung pagkabigla, parang later ko na siya na-realize. Okay. When, parang ano looking back na. Iba na pala to. Sa edad na 6 years old, naglo-look back na yun, no? mga 8 na ba? Mga 8. Hindi po kasi. Looking back? Kasi syempre, di ba, araw-araw, biglang yung kasama ko araw-araw ay hindi mga normal na tao. Like, hindi, kayo, di ba po? Hindi pangkaraniwang tao. Mga TVJ lang naman. Araw-araw, kabatuhan, di ba? Kajokan. So, nung panahon na yun, di ko siya masyado na-absorb. Pero nung lumalaki na ako, iba pala yung path na tinaak ko. Kakaiba pala siya. Parang gano'n. Oo. Bakit nga ba? So, for a lot of people, Beej, ang feeling is that you were a child star. Mm. Tapos parang nag-disappear ng konti. Was this a decision on your part na mag-lay low? Mm. Did you really lay low? Ano ba talaga nangyari between that time and now? It's partly my choice. Dahil po nagkaroon ako ng depression and nagkaroon ako ng mga parang self, tawag dito, na hindi ako komportable sa sarili ko. Okay. And I also had problems with family, financial din, dun sa mga na naipon ko nung bata ako. Nagkaroon ako ng downfall when yung bahay na napundar ko dun sa pag-aartista ko is hindi pala tunay yung titulo. Naloko pala kami nung nagbenta sa amin, which is ninang ko siya. So, close to our hearts. Nilaban namin siya, pero natalo kami sa kaso dahil, ayun nga, wala na kaming mahabol dahil wala na siya. Kinuha na siya. So, at that point of moment in life, ako rin yung taong hindi ako palahingi ng tulong. Hindi ako palalapit sa mga, kumbaga, ayokong natitake advantage yung connections and yung relationship with other people. So, mas pinili kong harapin yung problema ng ako yung mag-isa. And syempre, nagkaroon din ako ng pimple breakouts sa mga panahon na yon. And then, hindi rin ako komportable na ipakita na from toilets na sobrang tinitingala ng mga tao, biglang makikita nila akong nasa baba na lumubsak. So, parang hindi ko kayang sa sarili ko na i-out ulit or humarap ulit sa madla, sa audience at sa camera noong mga panahon na yon. So I decided to just take my time, fix myself, sagutin yung mga tanong sa utak ko, i-try sagutin yung mga tanong sa utak ko when it comes with my family. Hinanap ko yung tatay ko, and then nagkaroon ng reconciliation, yung mga hindi ko alam na istorya, nalaman ko. And then nag-focus ako sa theater. Dahil hindi ko maiwan yung acting, and that is also my outlet, nag-focus ako po sa theater. Kasi sa theater, hindi masyadong showbiz eh. Oo. Hindi masyadong, hindi ka masyadong i-issue, hindi masyadong tinitignan yung personal na buhay mo. Basta umarte ka sa stage, pagkatapos, okay na yun. Man-release mo yung character. So, dun po ako nag-focus. So, it's partly my choice, and siguro, masasabi ko na meron din ako mga opportunities na hindi nabaliwala nung panahon na yon because of my problems dahil merong mga offers naman eh pero hindi ko siya pinupuntahan, hindi ako nagiging open doon. So it's partly my choice, pero syempre marami ring ibang bagay na nagdahilan. Syempre you can never really parang offer other something if kung hindi ka naman pansarili mo, yes. Bumubuo, di ba? Exactly po. Oo. So now how do you feel about all these things that have happened in your life? Meron ka pang, alam ko, recently nagkaroon ka rin ng isa pang pagsubok with your baby girl, who was operated on at
a year old. Diba? Yes. Kamusta na siya ngayon, Beach? Okay naman po. Okay naman si baby ko. She's recovering from stroke. Dahil nung 1 year old siya ay nagkaroon ng seizure disorder si baby. So nagprolong yung seizures, nawalan ng oxygen yung utak niya. And then, yun, bumalik siya sa amin from ICU ng totally different from kung paano siya kasigla nung 1 year old siya. And then, ngayon, tuloy-tuloy yung therapies and siguro sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay simula nung yun, nagkaroon ako ng depression, nagkaroon ako ng mga suicidal attempts, and then nagkaroon ako ng problema sa anak ko. The key to everything is acceptance. Kailangan nating tanggapin yung mga bagay na hindi na masasagot. Kailangan na lang natin siyang tanggapin. Kailangan natin siyang yakapin bilang parte ng pagkatao natin. And ayun, also forgiveness to the people that hurt you and to the people na nagdulot sa'yo ng masama. And from there, pagka natuto mong tanggapin lahat, pagka natuto kang magpatawad, pag naghari na yung pagmamahal sa puso mo, siguro mas matututunan mo na rin mas mahalin yung sarili mo and mas may express mo yung sarili mo sa iba. So right now, I'm very happy na masayang-masaya na yung puso ko at humaharap na ako sa lahat ng mga tao, and I'm feeling na baka parte ito ng calling ng Panginoon na kaya ako pinagdaanan yun is to share this story to a lot of people. Of course, Beach. Lahat yan may purpose, di ba? Tsaka, yung worth ng isang tao hindi nabibilang sa mga winning moments nila. Yes. Nakikita ito sa mga moments kung paano sila mag-react when they're down. Yes, and paano bumangon. Oo. So, ito talaga yung kapupulutan ng inspirasyon ng mga tao. Of course, you're a very cute child star and all that. That's well and good. Pero ngayon, tinitingnan ka ng mga tao for how you respond after lahat ng mga challenges na ito na nangyayari sa iyo. So now, anong bagong game plan natin? Right now, may business po. Nagbe-business ako. So, syempre, kailangan natin ng may pamilya na, kailangan natin ng stable na income. So, ayun po. I'm building up businesses. Meron akong resto. Tapos meron din akong health brand na pinopromote. And I also hindi ko ipupurso siguro muna yung politics. Okay. Matatapos po yung term ko this October. And I'm planning to slow down. Rest muna. Oo. Kasi 5 years din po ako nag-serve. And medyo stressful and iba yung environment po kasi nung politics. Yes. And lalo na sa akin na medyo malambot yung puso ko. hindi ko kaya makipagsabayan sa ganong klase ng environment. And full speed ahead again sa showbiz career natin. Hopefully ay mabigyan po ulit ng maraming pagkakataon at mabuksan ng maraming pintuan para maipakita ulit yung kung anong meron si BJ Tolitz. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok, at pati na rin ang Net25 TV.